Magandang araw po sa inyo. Welcome po muli sa aking vlog. Sa oras na ito, sasagutin natin yung katanungan ng ating mga followers. Kasi po, napakarami po nagtatanong sa akin sa tungkol sa motor sa ating YouTube channel. Ngayon, sasagutin natin yung katanungan ng apat nating mga followers. Yung unang nating sasagutin, yung tanong ni Mark Palaminiano, lahat ba ng motor may banjo bolt sa transmission? Yung tanong naman ng isa, si Jason Statilian, saan po dumadaan yung langis papuntang transmission? Yun naman isang tanong ni Toto Y. Claro, saan po banda yung ating air screw ng ating carburetor para sa kaalaman ng lahat? Yun naman tanong ng isa, tanong ni Katkat, ano daw ba yung tamang timpla ng ating air mixture ng ating barakoto? Sasagutin natin yan sa oras ito, mga brothers. Sabay-sabay na po yan at kasama na po yung aking naipangako nung una tungkol nga po dito sa ating tamang settings ng ating carburetor ng barakoto. Kaya natin ginawa ng content ito kasi may issue nga po yung ating barakoto na kahit ka-release lang po sa kasa, ang taas po ng minor. Pero pagka ginamit po na, namamatay kahit mataas ang minor. Pagka minsan may itang makina at saka nagbabackfire, yan po yung issue ng ating barakoto kahit ka-release lang po sa kasa. Ngayon, pagka dinala naman nila sa kasa, tingnan nila sa ating service manual ng barakoto, okay naman po yung settings ng ating carburetor. Pero sa oras na ito, mga brothers, sasagutin natin kung bakit po may ganyang issue. Mga brothers, ngayon, naigawan ko na po ito ng content ng nakaraan, itutuloy lang po natin ngayon. Pero bago natin simulan, mga brothers, kung bago ka pala sa YouTube channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, pakipindit niyo po yung notification bell button, piliin niyo po yung all para lagi po kayo updated pagka mag-upload po ako ng mga videos. Ngayon, pakipasali na rin po yung aking bagong Facebook page, sa linggo pa lang po yung mga brothers, yung aking Mariano Brothers Moto TV. Simulan na po natin, mga brothers, yung ating topic ngayon. Sasagutin natin yung tanong ng ating mga kaibigan, mga followers. Yung unang tanong, yung lahat po ba ng motor ay may banjo bolt sa may sprocket? Ayan. Hindi po lahat ng motor ay may banjo bolt sa may sprocket. Bukod tangi lang po itong Kawasaki ang naglagay ng ating banjo bolt sa may sprocket o sa may transmission din sa likod. Kasi po, kaya po nila niligyan ng ganito para pinakatulog ng circulation dito sa ating clutch housing o sa may clutch lining, hindi po sa transmission. Yan po, mga brothers. Kahit po yung ating kauna-unahang Kawasaki, yung unang-unang gawa ni Kawasaki na Kawasaki 125B8, yung nasa labas ng carburetor, tapos yung Kawasaki 125B1, Kawasaki 125 Deluxe, Kawasaki Barako 125, Kawasaki Aguila 125, Kawasaki XD3 at saka Kawasaki Brutus, wala pong niligay si Kawasaki na banjo bolt dito po sa may likod ng ating sprocket. Bukod tangi lang po itong Kawasaki Barako ang niligay ni Kawasaki. Pero lahat po ng motor, wala po, kahit na yun ay Yamaha, kahit na yun Suzuki, wala po nilagay. Bukod tangi lang po itong ating Brutus. Para magkaroon po siya ng tulong na circulation ng langis dito po sa ating sa may clutch housing. Kung mapapasin nyo, dalawang dako ang pinuntahan niya. Isang paakyat at saka isang pababa. Yung pababang yun, dito lang po diretso yun, isa sa taas para po dito. Ayan. Gaya po ng paliwanag ko noong una, pag nilagay nyo po ng langis sa ating transmission, nahatis sa dalawa. Yung isa sa transmission, yung kakonti dito po sa ating cylinder head. Ayan. Yan po ang sagot ko kay Mark Palaminiano. Yung sagot ko naman kay Jason Statilian, yung tanong niya, saan ba dumadaan yung langis papuntang transmission? Lahat po ng motor, mga kabrothers, pag nilagay nyo po dito ng langis, ang pupunta yan sa transmission o sa crankcase. Yan, mga kabrothers, tandaan nyo po yan. Lahat po ng motor, pag nilagay nyo po ng langis, pupunta yan sa transmission at saka sa ating crankcase. Yan. Ngayon, tanong naman ni, ni Toto Wang Claro, ano daw ba yung saan daw ba yung S-screw ng ating carburetor? Yan. Ito po yung ating carburetor, mga kabrothers. Nandito po yung ating S-screw. Babaklasin natin to para po maipakita sa inyo kung saan yung air screw. At saka yung katanungan na rin ni Katkat, sabihin na natin ano daw ba yung tamang timpla ng ating fuel and air mixture sa ating barakoto. Ayan, mga brothers, babaklasin natin to, papakita ko po sa inyo yung tamang timpla ng ating barakoto. Ayan. Shoutout po muna tayo, mga brothers. Shoutout kay Mama TV. Shoutout kay Liborio Carpio. Shoutout kay Jillian Bandojo. Shoutout kay Daniel Gaba. Shoutout kay Hermes Coronado. Shoutout kay Warlito Kasupang. Shoutout kay Rolosa TV. Shoutout kay Mayang Vlog.
Shoutout kay RRJ Random Tutorial. Shoutout kay Aaron Mekaniko. Shoutout kay SMS Means Work. Shoutout kay Jay Baluya ng Florida Blanca. Shoutout kay RRJ RJ Coco Vlog. Shoutout kay Manuel Roman. Shoutout kay Triple G Shop ng Cotabato. Shoutout kay RD Works Ideas. Shoutout kay Jeff Guillermo YouTube Channel. Shoutout kay Best Preachings. Shoutout kay Makovex. Shoutout kay Alan Po Santos. Shoutout kay Jack E. Palnick. Shoutout kay Louis Gabriel Lumansok. Shoutout kay Randy Chichereta. Shoutout kay Jomar Pagulayan. Shoutout kay Brian Reyes. Shoutout kay Prince Saiski Tone. Shoutout kay Nino Gonzalez. Shoutout kay Asset TV. Shoutout kay Waldi Liwanag. Shoutout kay Marty Motos. Shoutout kay Kulep. Shoutout kay The Great Kasu. Shoutout kay Project Nantro. Shoutout kay Kulet Shep. Shoutout kay Efren Encarnacion. Shoutout kay Spike Nard PH. Shoutout kay Melchor Junior Familiar. Shoutout kay Wengi Tumampos. Shoutout kay JGB Tube. Shoutout kay Jumarco Malorca. Shoutout kay Jerry J. Cardenas. Shoutout kay Dandrev Aquino. Shoutout kay Reed Moto Sultan ng Sultan Kudarat. Shoutout kay Danilo Talabe. Shoutout kay Jess Sniper. Shoutout kay Dominic Oda. Shoutout kay Lloyd TV. Shoutout kay Batang Cueva. Shoutout kay Buhay Driver Vlog. Shoutout kay Ronnie Geruña. Shoutout kay Prince Luther King. Shoutout kay Legendary TV. Shoutout kay It's Richie. Shoutout kay Josh Dado Alagad. Shoutout kay Rick Cabiono. Shoutout kay Dagohoy Fishing Vlog. Shoutout kay Nena Labs. Shoutout kay Samuel Brusilda. Shoutout kay Roberto Vicente. Shoutout kay Darren Calea. Shoutout kay Peter Bartolay Official. Shoutout kay Carlos TV. Shoutout sa kay Multiworks TV. At tanguli, shoutout kay Robin Padilla, mga brothers. Ayan, mga brothers. Tinanggal naman po natin yung ating carburetor ng ating Barakuto. Ito pong carburetor ng Barakuto, mga brothers. Dalawa lang pong ating i-adjust dyan. Ito at saka ito. Itong sa ibaba, yung ating fuel and air mixture. Ito ng mga banda rito, ito po yung idle speed. Yung tinatawag na minor, mga brothers. Ngayon, pagka mag-adjust kayo ng ganito, mga brothers, dapat mag-ano po kayo, magpa-plug reading kayo para makita nyo yung pag-adjust nyo kung tama. Ngayon, mga brothers, mabalikan ko lang po yung issue ng Barakuto. Kasi sa Barako 1, ang ating fuel and air mixture niya na nakalagay sa kanyang service manual ay 2.0 turns out yung kanyang pilot screw. Ito po yung pilot screw niya, mga brothers. Ito po dito sa ibaba sa ilalim. Ito po yung ating air screw ng ating carburetor. Ayan, yung tanong po ni Toto Y. Claro, kung saan daw ba yung air screw, ito po yung air screw. Dito po kayo mapipiit ng ating fuel and air mixture sa ating carburetor. Alam niyo po, mga brothers, ang Barako 1, nung inirelease po ang Barako 1, may inirelease din po silang service manual ng Barako 1. Ngayon, sa kanyang carburetor, yung kanyang fuel and air mixture, yung sa pilot screw, ang nakalagay po ay 2.0 turns out. Yun naman po ang talagang nakalagay nung release ng Barako 1. At ang bore po ng ating Barako 1 ay 65mm. Kaya nung nilabas yan, match naman siya. Hindi po nagkaroon ng issue. Ayan. Ngayon, nung nilabas po ang ating Barako 2, ito nga po, Barako 2, nagkaroon nga po ng issue na mainit nga po ang makina masyado, tapos yung kanyang minor ay mataas pero namamatay. Ngayon, nung tinignan naman po sa ating service manual, gumawa rin po sila ng service manual, yung kauna-unahan na Barako 2, gumawa sila ng service manual. Ang nakalagay po sa kanilang
carburetor na fuel and air mixture ay 17/8. Yan po nakalagay dito sa turns out, yan po nakalagay. Ngayon, nung nagkaroon po ng may bumiling mga barako, nagkaroon po nga ng issue na ganun nga po. Kaya nung niligay nga po sa, nung dinala nga po sa kasa, nung tinignan nila yung kanilang ano, ng kanilang sa service manual ay 17/8. Nung chinik naman nila yung kanilang ano, ng kanilang air and fuel mixture, 17/8 nga po, tama lang. Ayan mga brothers. Ngayon, ganito po ang nangyari dyan mga brothers. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo na dapat eh nag-revise sila ng panibagong service manual. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo ganun mga brothers. Pero yan, nakarating po yan sa Kawasaki, yung isyung yan. Kaya nangyari, nung ibinaba nila, ang dapat daw talagang nakalagay dyan ay 3.5. Ngayon, nung ano po, nung ito'y para magkaroon po ng ano, ng klaro na talagang tama ba yon, ang gawin natin mga brothers, gawin yung 3.5 mga brothers. Ganito naman po ang pagsaset niyan mga brothers. Ayan. Tatanggalin nyo ito. Ito po yung pilot screw mga brothers. Tatanggalin nyo siya. Ito po mga brothers, tatandaan nyo ito. Meron po siyang o-ring sa pinakaibabaw. O-ring. Tapos washer. O-ring muna, o-ring. Importante yan, o-ring. Tapos washer, saka spring. Magkakasama yan. Nasa pinakaibabaw ang ano. Nasa pinakaibabaw ang o-ring. Ngayon, pag ilalagay nyo po ito rito. Pag ilalagay nyo. Ito po yung pilot screw na i-adjust nyo. Itong pinakaibabaw nito mga brothers, itong pinakaibabaw, kakapain nyo po ng daliri yan. Kailangan po, wag lalagpas dun yung ating, yung pinakatulis nito, wag lalagpas dun. Kasi pag oras na lumagpas dun at niluwagan nyo, napuputol po siya. Napuputol. Kaya ang gagawin nyo, kakapain nyo ng daliri nyo. Ito, kakapain nyo. Kakapain nyo siyang ganun. Ayan o, kakapain nyo po yan, ayan, lumalabas na. Huwag nyo pakakasagad kasi pagka niluwagan nyo, may iwan po yung pinakadulo, mapuputol, magkakaroon po ng problema. Ngayon, pagka nakapan nyo ng konting ganun, bibilang po kayo ng 3.5, yung i-reset nyo po siya ng 3.5, ayan. Kasi po, ito po mga brothers ay sa mga bagong labas na motor, yung barako to. Pagka bagong labas at ganun po ang issue, ang gagawin nyo lang ho, wala ho kayong ibang gagalawin. Kundi gagawin nyo lang po, dadagdagan nyo lang po siya ng 1.5. Mababa, katulad po niyan, mga brothers. Kasi po, that 17/8 eh. Sa computation po yun, ay nasa 1.7 hanggang 1.9. Pero hindi po ako maano sa mathematics eh. Pero ang gawin nyo po, ilubog nyo siya, ipantay nyo rito yung daliri nyo. Bibilang po kayo ng 3.5. Ito, katulad nito. Malate. 1.5, 2.5, 3.5. Yan po yung 3.5 na settings ng ating barako 2. Ngayon, ang gawin nyo mga brothers, sa mga bago, wala na po kayong gagalawin iba, kundi i-adjust nyo lang po sa gagawin nyo lang 3.5. Wag na po kayong gagalawin. Yan po ang tamang minor. Pakiramdaman nyo po yung inyong motor. Mararamdaman nyo naman po ninyo yung pinong andar. Yan po ang hanapin yung pinong andar. Wala na po kayong gagalawin dyan, yun lang po. Kaya yung nakasulat sa sa service manual ng barako to na 17/8, baguhin nyo po, gawin nyo pong 3.5. Ayan. Ngayon, wala na po kayong babaguhin, yun lang po, yung ating, i-reset nyo lang po ng 3.5. Yung ating fuel air mixture. Ayan, mga brothers. Yan po yung tamang settings ng ating fuel air mixture sa ating carburetor ng barako to. Ngayon, baka magtanong kayo, eh hindi naman ho pare-parehas ang settings ng ating fuel air mixture mga brothers. Kaya ho kasi hindi nagkakapare-parehas kasi po ang nangyari, pag ang motor natin, barako 2, matagal na nilang ginamit, nagkakaroon ng problema, hindi na po yung, wala na po sa standard yung ating
spark plug, tapos yung ating air cleaner, nagkakaroon na ng problema, sobrang ang dumi. Kaya po ang nangyari, pag nagre-reset kayo ng ating carburetor ng fuel air mixture, nagkakaroon po ng problema. Misa, imbis na 3.5, nagiging 3.2, 3.3, ayan, pwede pong 3.7. Pero ang sinasabi ko po mga brothers, hindi po naglalayo siya sa 3.5. Pero pagkabagong motor nyo, gawin nyo lang pong 3.5. Iyan po ang tamang settings ng ating fuel air mixture sa ating Barako 2. Ayan. Sana po mga brothers, maintindihan nyo po ito sinasabi ko, kasi hindi ko nang pwedeng sabihin sa inyo na sana naggumawa ng revised na service manual ng Barako 2. Kaya ito nga po, nagkaroon nga po ng Barako 3, hindi na nila nagawa ng gano'n mga brothers. Pero yun po, para ma-check nyo, pag ginawa nyo na po yun, pandarin nyo po yung motor nyo at saka nyo gamitin. Tingnan nyo po yung ating spark plug, hugutin nyo po ito. Tingin nyo po yung ating spark plug, yung kanyang sunog ng ating spark plug. Meron pong tatlong klase yan, yung ating lean mixture, optimal at saka rich mixture. Kasi po, yung bagong labas na Barako 2, pag tinignan nyo po yung ating spark plug, lean mixture siya mga brothers. Kaya dapat, ganun nga po, 3.5. Ayan mga brothers. Sana po nakatulong sa inyo ito ng malaki mga brothers. Kung may mga katanungan pa kayo, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment, sasagutin natin yan mga brothers. Sige po, hanggang dito lang. Mabuhay po kayo mga brothers.